Okay, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Bali, napilitan ako gumawa ngayon ng video. Napilitan talaga. Pero shoutout muna guys bago tayo magpatuloy. Shoutout muna kay Ryan De La Peña. Dahil siya lang naman ang nagbigay sa akin ng... Yan, ginagamit ko yung first time kong gumamit ng... Ring light. Yan, di ba guys? Di ba kasi pag may ring light guys? So maraming salamat kay Ryan De La Peña ng Kuwait for this ring light na ginagamit ko ngayon. Yan. And shout out din kay Ryan Godin and kay Aiza and Jean official. Susulat ko yan guys. Samba. Kaibigan kong ano, aking vlogger din na friend. And kay Milicio Jojo Tan ng Boston, Massachusetts. Classmate ko to sa college. And kay Baktas Patakas, kaibigan kong vlogger na taga Tacloban. Suportahan nyo guys ang kanyang YouTube channel. And sa Lard Vulcanizing Shop sa may landslide area ng Barangay Mercedes ng Catbalogan City. Lalo na si Makmak Rafanan, kay Renato Gadaingan, kay Jerwin Gadaingan, and sa Rebecca Store na katabi nilang tindahan. Yung Lard Vulcanizing Shop guys, itong palagi kong pinupuntahan, lalo kung flat or kulang ng hangin, ang motor or kadena kailangan ayusin, basta lahat ng mga consultations. Ayan guys, sa pagpapatuloy, kaya gumawa ako ng video ngayon kasi kailangan ko talagang i-shoutout yung mga na-shoutout kanina. Ayan. And this is my first vlog on the month of May ngayon. Kasi so far, ngayon, ang aking situation, busy ako sa aking pag-aaral. And congratulations to me, graduating na po ako this month, May 2021. Okay? So, based sa aking thumbnail, paano nga ba gumawa ng news? This is just timely and relevant to the present situation. And isishare ko mamaya kung paano nga ba gumawa ng news. And kailangan muna alamin natin ano nga ba ang news. Ang news, ito ay balita. Pwedeng news, pwedeng news. Huwag kayong ma-artichan dahil pareho lang yan. And by the way guys, ang kurso ko palang kinuha, ay rather yung pinatuloy kong kurso ko is Bachelor of Secondary Education, major in English. So I will be graduating 3 weeks from now. Kasi ginawa ko tong video na to, the second day of May 2021. Ayan, so ano nga ba ang news? It is an information. Yung ibabalita natin mga impormasyon na makakatulong, it's either makakatulong or makakasira. So mamaya mayroon tayong i-discuss regarding sa mga news. I am just sharing my skill, my experiences, kasi naging part din ako ng media sa print and online and broadcast. Kasi nagkaroon ako ng subject sa college na campus journalism and I was fortunate enough to be elected as the president ng isang editors guild dito sa Samar. And I was trained and marami akong natutunan doon, in which isi-share ko rin mamaya. Actually, ginawa kong video na to kasi lately meron akong na-receive na video, walang details, or minsan sa mga social media, nagbabasa tayo ng mga balita, minsan na isi-send sa atin ng mga kaibigan natin, walang detalye. Siguro hindi lang siguro alam or they are not aware or sometimes they don't care, basta at least makapag-send lang sila. Ang objective ng video ko na to,
at least makapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga kaibigan. Lalong-lalo na mga estudyante na mayroong mga campus journalism subjects dyan, it's either nasa college or nasa high school or nasa junior high school. Senior high school or junior high school, ayan. So, or sa lahat ng mga gustong maging reporter. Ayan. And guys, hindi natin kailangang maging graduate. Kasi pagka reporter, ang nasa isip natin, kailangan graduate ng mass communication course. Regarding that, wala pa tayong regulatory board. Wala pang regulation regarding that. Anyone could send news. Kaya nga sa mga mainstream media, nasa national TV, nasa national media, minsan kumukuha sila ng news from the Facebook, mga social media, or sa YouTube. Kasi news yon. And pag sinabi nating media, yun ang mga outlets. Either newspaper printed or yung mga tao na nagbibigay. Meron kasing people in media or people as media. So, meron yan, subject yan sa school. So, kaya huwag kayong magtataka minsan, meron mga reporter na hindi mascom graduate. So, sasabi ko pa nga kanya, walang regulation pa yan. Hindi natin kailangan ng license to be a news reporter. Kasi sa Facebook or sa social media, pwede naman tayong magbigay ng mga balita or information. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung kurso mo talaga, yung mass communication. But anyway, this thing that I will share to you will do. Makakatulong to sa inyo. And hindi naman sa nagmamagaling ako, I am just sharing my knowledge. I am just sharing my skills, my experiences regarding this matter. Kasi minsan natanong na rin ako kung graduate ba ako ng MassCom. Paano ako napunta sa world ng media na hindi ako graduate ng MassCom? Meron na yan nagtanong or nagduda sa aking kakayahan. Guys, don't underestimate the ability of anyone. Anyone could be anybody. Anyone could be someone or somebody. Wala tayong ano dyan. Huwag tayong mag-underestimate ng kahit sino. Kasi may kilala tayong, kilalang ano ngayon, nasa media world, na hindi siya graduate ng MassCom. Alam natin yung kung sino. Maraming nagpa-practice ng media na hindi talaga graduate ng MassCom. As I have said a while ago, na wala pang regulation dyan. Wala pang, hindi kailangan ng license. Kagaya ng teaching, hindi pa, wala pang ano yan. Ang teaching, nursing, doctor, yun ang may mga licenses, or yung engineering, on the rest, may mga licenses. So, ano, para dire-diretso na tayo guys ha. So, clear na ha, clear. Na we as people, we could be media. So para maintindihan lang natin anong word ang media. Media is an outlet na pagkukunan ng information. News is an information na binabahagi natin sa mga tao. So ganito guys, kasi pwede tayong magbigay ng news sa ano, mga post natin sa social media eh. So ganito, paano nga ba? Ang news, meron yung tinatawag na what, when, where, who, why, and how. So pag nasagot mo ang apat na W na yan, and isang H, that's sinatawag na fact. Meaning, meron pinagkunan na source. Pag walang ganun na information ay bibigay, hindi yan valid. Minsan fake news. And isa pang ano guys, ang tip ko rin sa inyo, pag nagbibigay kayo ng news or information, palagi yan may source. Kung saan galing. Halimaw kung sarili nyong video, sarili nyong news, saan nyo yan isusulat? So ganun.
Yan, ganito. Halimbawa, sasabihin natin, 10 babae nanganak ng mga triplets ngayon sa Barangay Health Center. So, nasagot doon, ano nanganak? Ano nanganak? What? And when? Ngayon. And where? Sa Barangay Health Center. Sino? 10 babae. So, the rest na yan, why and how, ipapaliwanag nyo na yan kung in the rest of your news. And later on, guys, i-share ko rin sa inyo ang mga elements para mas lalo nating maintindihan. Now, may mga elements kasi, guys, ang news. Una-una is immediacy. Yung kagaya ng sinabi ko kayo, yung sample ko kanina, yung ngayon, as in ngayon, immediacy, kailan nangyari ang balita. Palagi nyo yung ilalagay sa mga artikulo ninyo o sa mga post ninyo. Kasi minsan, nakakaloka na meron kang nababasa sa social media, wala malang nakasulat kung kailan, saan, ayun, di ba? Proximity, pangalawa. Proximity, anong barangay kaya yon? Malapit kaya yon? Or halimbawa, balita, sabihin na natin pandemic. Nagkaroon ng pandemic or COVID sa China. And then, nabalitaan natin, palapit na lang palapit sa Pilipinas. Dumating sa Manila. And then, dumating na sa kung saan. Alam mo kung nasa Region 8 tayo, Tacloban. And then, palapit na lang palapit. Yun, di ba? Kung nandito ako sa Samar, Katbalogan, so, malapit na siya. So, yun ang proximity, guys. Consequences. Ano ang impact nito sa mga tao? Or halimbawa sa sinabi ko kanina, 10 babae ng anak ng triplets ngayon sa Barangay Health Center. Sabi, ha? Hala, grabing nanganak ng ano? Nanganak, 10 babae. Ayun. Yun yun. Anong impact niyan sa mga tao? Parang, ha? Grabe naman yun. Prominence. Actually, ito yung mga sikat na mga tao. Senador, boxing champ like Manny Pacquiao, or Miss Universe, Pia Wurtzbach, or si Katrina Gray. So, yung mga sikat na mga pangalan, or sabihin natin, President Digong, Duterte, ayun. Drama. Drama, ito yung hinahaluan ng emosyon. Humahagulhol ang ina habang, parang ganun na mga news, humahagulhol ang ina habang inaawat niya ang kanyang asawa na huwag umalis sa kanilang bahay. Yung drama. Oddity. Ito yung oddity yung sinasabi ko rin kanina, yung 10 babae na kakaiba. Alimbawa, pag ang tao kinagat ng aso, normal. Pero pag kinagat ka na ng 100 aso, kakaiba na yun. Isa pang oddity, bata, or sabihin natin, ako, kinagat ko yung aso, di ba kakaiba? Kinagat ko yung 10 aso, kakaiba siya, oddity. Conflict naman guys, ikapang pito, ito yung gulo, sigalot, nag-away, ang ganito. Halina ang China, Philippines, sa West Philippine Sea, may conflict. Ayan. Sex, ito yung hindi yung bastos ha. Yung sex, gender, babae, 10 babae, yun. Pasok yun doon, guys. Oddity and sex, yung tao, yung gender. And dadagdagan pa natin yan, guys, number. Actually, ang daming mga elements yan. Makikita nyo sa Google ang elements of news. Maraming klase yan, guys. So, ito lang ang ibibigay ko sa inyo, guys. Yung sham, immediacy, proximity, consequences, prominence, drama, oddity, conflict, sex, and number. Number guys, kasi halimbawa, sabihin natin, yun nga, sa akin, sample ko nila, 10 babae ng anak ng triplets. So kakaiba, di ba? And isa pang number. Sabihin natin, 100 truck nagkarambola sa daanan kanina. O, di ba? Kung anong daanan yun, i-specify nyo yun. And merong parts, guys, ang news.
Lalo pag nagsusulat kayo, lalo sa social media, headline, yung ano ang nasa headline, na lima, 10 babae ng anak ng triplets, headline yon. And then, byline. Ang byline, guys, yun yung kung sino ang nagsulat ng news. Or either ikaw, or sinong kaibigan mo, or kay sino. Lead. Ito, guys, yung ano, yung first paragraph. Nandun yung ano, yung information kaagad na what, when, where. Or pwede rin what, who, when, and where. Nandun kaagad. Dalawa, sabi natin, 10 babae ng anak ng mga triplets ngayon sa Barangay Health Center kung saan lugar. And then the rest niyan, guys, yun na ang body. Yun yung ano, yung content, yung ano, yung tawag nito. Details ng ano mo, ng news mo. And then the rest, ang pinakalas niyan is ending. Actually, guys, maraming ano pa pwede kong ibahagi mga information or mga tawag nito. Ano tawag na term na 'yan? Iba pang mga saklaw about news, mga factors. Kasi marami talaga 'yan, guys, na pinag-aaralan sa ano, sa school, lalo na sa campus journalism or sa MASCOM. And sa news din, guys, maraming outlets 'yan. Print, online, broadcasting. Ayan, ang broadcasting, nandun na yun ang television and radio. Ako, naka-experience na ako dun, guys, sa multimedia. Multimedia ang tawag dun, eh. Nakagawa na ako ng news sa television, radio, newspaper, online. Yun, nag-ano na ako yan, meron ako experience niyan. So, yun ang may isi-share ko sa inyo ngayon, guys. And salamat palagi sa panonood ng aking YouTube channel. And keep on subscribing to my YouTube channel. Ang sinong gustong magpa-shout out, isulat nyo lang yung pangalan nyo sa baba and kung anong lugar kayo para shout out ko kayo. So I hope marami kayong natutunan sa videong to. Paano nga ba gumawa ng news? Paano tayo mag-deliver ng impormasyon sa ating through sa ating social media? And I hope clear na ang media, guys, ha. And clear na kung ano ang news at paano yung gagawin ang news. So next video ko, guys, gagawa rin ako sa inyo ng ano, ng another pa na mas informative, kasi ito basic lang to, guys, eh. Informative na type na video regarding that. Nagawa ko lang to, guys, kasi meron akong na-receive na video lately. Hindi ko na i-specify kung anong video yun. Naloka ako kasi walang details. Walang what, walang... Basta video lang siya, wala siyang mga detalye na inilagay doon kung kailan nangyari, sino, ang mga involved, yun. So kailangan yun, guys, para ma-avoid din natin ang tinatawag na fake news. Yan. Iwasan natin, guys, ang fake news kasi hindi maganda talaga yan, guys. And hindi maganda ang epekto niyan sa mga nagbabasa. Okay? So, thank you so much, guys. And sa lahat ng aking mga subscribers worldwide, saan man kayong banda. It's either sa Middle East kayo, assalamu alaikum, syukran katir. And speaking pala sa Middle East, advance Eid Mubarak sa ating mga kaibigang mga Muslims. And Los Hispanicos Hablantes sa Del Mundo. Yan, buenos dias. Espero que escuchar ahora en mi video. Muchas gracias to those who don't understand the languages I have spoken. Thank you very much for watching my videos and keep on subscribing to my YouTube channel. And sa aking mga kababayang mga Filipino all over the world, maraming maraming salamat. Either nasa Thailand, nasa Korea, Japan, Malaysia, United States of America, Canada, Australia, yan kung saan man kayo naroon.
Maraming salamat, guys. Nasa England, Iceland, or Dubai, Qatar, ayan. All over the world. Maraming salamat.